Uy, mga ka-jammers! Pinagparang araw lahat sa inyo, mga ka-jammers. Thank you for supporting me on my journey here in YouTube. Don't forget to hit subscribe kung bago ka pa sa aking channel. So now, we will talk about cheapest brands and mid-ranges acoustic guitars here in the Philippines na makakatulong sa inyo, lalo na kung kayo ay gustong matuto mag-gitara, ano ba yung mga brands na mabibili dito sa Pinas. So, stay tuned and we'll go ahead and start. Una sa ating listahan ay ang Lumano Guitars. Naalala ko pa dati na kapag gusto mo ng acoustic guitar, abay, bubili ka ng Lumanog. Dayuhin mo Santa Mesa at tiyak sanda mo kala gitara ang bubungad sa'yo. Base sa article na nabasa ko, karamihan ng Lumanog guitars ay gawa sa plywood. Ayun nga, nagkaroon ng deforestation problem dito sa bansa natin. So, nakakaubusan ng kahoy sa local market. Pero hindi pa rin tumigil ang Lumanog sa paggawa ng mga kakalidad ng instrumento. Naway huwag nating kalimutan na ang mga produktong ito'y gawang Pinoy, kalidad at talaga naman sa atin. Naway patuloy nating suportahan ang gawang Pinoy. Support locals, ika nga. Pangalawa sa ating listahan ay ang Davis Guitars. Marami kang makikita nito sa online shop tulad ng Lazada at Shopee. Swak sa budget, lalo na kung ikay nagsisimula pa lang sa pagtipa ng gitara. Nakasubok na ako ng gandong gitara at masasabi kong pasok sa panlasa ko ang mga gitarang ito. Ang Davis Guitars ay may 40-inch body size, rosewood fingerboard, machine head diecast, equalizer na may volume at tune. Top, sides, and back design nito ay gawa sa linden gloss finish. Na talaga namang napakakintab. Pangatlo sa ating listahan ay ang Fernando Guitars. Lingit sa ating kaalaman na ang Fernando Guitars, abay, akalain mong gawa ito sa Korea. Yes, tama ka nang narinig. Gawa sa Korea. So yung mga K-pop fans dyan, alam nyo na. Bagay na bagay rin ito para sa mga beginners sa gitara. Ito ay gawa sa spruce top, dreadnought body size, basswood back and sides, at meron itong 5-band equalizer with tuner. Makakabili ka nito sa lahat ng JB Music Stores and all SMs nationwide. Pang-apat sa ating listahan ay ang Arena Guitars. Ito ay gawa ng Arena Corporation na kilala naman sa paggawa ng mga electronic devices dito sa ating bansa. Swak lang sa budget ang mga gitara ito. Makakabili ka rin ito sa Lazada at Shopee. Bagay na bagay rin para sa mga beginners na gustong matutong mag-gitara. Ngayon, pag-usapan naman natin ang specs ng mga gitarang ito. Ang Arena Guitars ay gawa sa mahogany spruce top, mahogany in sides and back, rosewood fingerboard, rosewood bridge, meron na rin itong truss rod. At higit sa lahat, design nito from top, back, and sides ay gawa sa linden gloss finish. Panglima sa ating listahan ay ang Clifton Guitars. Ang ganda ng design ng brand name nila, no? Ang Clifton Guitars ay gawa sa China. At ang vision ng makers ng Clifton Guitars ay makapag-provide ng magandang kalidad ng musical instrument sa kanilang kliyente. So ang mga makers nito ay nag-focus sa quality sounds. Kaya kung makikita nyo sa kanilang advertisement ay ang no frills, just tone. Ang galing, di ba? Ang Clifton Guitars ay gawa sa solid Sitka spruce stock, back and side laminated sapil, fingerboard made of rosewood, at knot and saddle ay gawa sa buto na talaga naman maganda sa intonation ng gitara. At isa sa pinaka-catchy sa Clifton Guitars ay ang kanilang sariling gooseneck preamp pickup tuner guitar na talaga naman nag-stand out sa other leading brands na guitars dito sa Pinas.
At ang pang-anim sa ating listahan ay walang iba kundi ang SQOE Guitars Philippines. SQOE Guitars ay gawa sa Espanya. Na-establish ito in 1883. Ang SQOE ay nakilala nang dahil sa magandang kalidad ng produkto nito. Dahil ang mga makers ng gitara nila ay hindi basta-basta gawa lang, kung hindi isinasa puso at masusing pinag-aralan para maibigay ang magandang tunog ng kanilang produktong gitara. At sa mga guitar models na na-introduce dito sa ating bansa, ay talaga namang genuine at distinctive quality ang ibinibigay ng sounds ng kanilang mga gitara. Ang mga SQOE brands ay gawa sa solid spruce top, some are laminated, back and sides mahogany wood, fingerboard are made of rosewood, at ang pinakamalupit, ang pickup nila ay Fishman Isis, na kilala sa mga leading brands in the market. Isa sa mga bestseller nila ang nakikita nyo ngayon sa screen. Yan ang SQOE Encantado na talaga namang pumenta sa market. At alam nyo ba nang iilan sa mga indie artists at music artists in the Philippines ay gumagamit ng SQOE brands? Una sa listahan ay si Maris Racal, na artista at singer, Bern Belacho ng Talahay People's Music, at si Ella Buendia ng Eraserheads. You can also check their Facebook page, just type in SQOE Guitar Philippines, where you can order online. Meron din silang online shops at Lazada and Shopee. I would prefer if you can visit their showroom near Makata City Hall. I'll be posting the address on the screen. Ang pangpito sa ating listahan ay walang iba kundi ang D&D Custom Guitars. Proudly made here in the Philippines, gawang lokal, ika nga. D&D ay nakilala pagdating sa pag-customize sa mga kalidad ng kanilang produkto. Gaya ng bestseller nila na D&D Django Jr. na makikita nyo sa screen. Ang D&D guitars ay gawa sa spruce top, mahogany sides and back, rosewood fingerboard, knot and saddle na gawa sa buto, na nagbibigay ng magandang intonation na tunog na ilalabas ng kanilang mga gitara. At dahil sa magandang kalidad ng kanilang produkto, karamihan sa mga music artists sa Pilipinas ay gumagamit ng brands na ito. Una sa listahan ay si Barbie Almalbis na merong signature made ng D&D Custom Guitars na makikita nyo sa screen. Sumunod naman ay ang rockistang si Joe Malinaw ng bandang Kamikaze. Alright, so we're done talking about different brand of guitars na meron tayo dito sa Pinas. Sana makatulong ito sa inyo para sa pagpili ng kung ano gusto nyong klase ng guitar as a beginner or as an upgrade. Well, anyway, I'm gonna be ending this video. Thank you so much for watching. Stay tuned for more covers, original compositions, and tutorials. Anyway, if you like this video, don't forget to hit like, share, subscribe, and hit the bell button for more updates. Bye!